Kasama rin natin yung Executive Director ng Occupational Safety and Health Center ng Department of Labor and Employment, si Dr. Teresita Cucueco. Good morning, Maris. Good morning, Susan. Okay. Sa lahat manonood, good morning po sa inyo lahat. Dok, nakita niyo po yung dalawang kinausap ko ni Michael. Sabi, arthritis, mga ganitong sumasakit yung balaka. Ay, ba yung normal na maramdaman? Hindi, depende naman din kasi kung ano yung ginawa. Okay. So, it could be work-related, it could be because of a sport, or it just, alam mo yung, siguro sa tagal ng pag-uupo, whether sa work or nasa bahay ka, talagang sasakit ang mga, yung tinatawag na low back pain. Isa yun sa mga sakit na kasukasuan na nararamdaman ng ating mga manggagawa. At Doc, pasensya na. Doc, yung sinasabi kasi sa pag-aaral na iniuugnay sa chronic diseases yung mga trabaho na matagal ang pag-upo, tapos nararamdaman mo yun, akala mo ganun lang, na konting pain lang, tapos yun pala, may mga mas matitindi o seryoso na palang mga sakit. No, it would really lead more to yung mga arthritis type of, because yung joint pain din naman yan. Then, yun, doon patungo. Pero, if it's a joint pain, doon lang naman patungo. But if it will go to another type of a disease, baka naman may iba pang dahilan. So, Doc, gaano bang katagal yung ideal na uupo ka? Tapos dapat medyo tatayo ka naman para, ano sabi nga ganon, yung... galaw-galaw mo. Oh, di ba? Kaya nga na, magunat-unat ka muna. Ganito kasi yan. Siyempre, lahat naman tayo nakaupo, pati sa bumiyahi lang. Pero, ang nangyayari kasi dyan, kaya sasakit yan, dahil may mga muscles tayo sa likod na nagko-contract. Opo. Habang hindi yan nagagalaw, nagko-contract pa rin siya. Oh. And that would be a cause for the disease, for the pain actually, for the pain. But once tumayo ka na, o lumagay ka sa ibang posisyon, at nirelieve mo yung mga muscles na yon sa pagko-contract, edi dadali ulit ang dugo, magkakaroon. So hindi na masyadong sasakit yung parting yon. Pero, ang inaano namin, like in a type of work, wag matagal ang upo. Sige, ano yon? Siguro, in an hour, dapat tumatayo, may ibang ginagawa. Yan yung mga sinasabi namin. Pwede ba yun, Lord? Sa trabaho niyo? Sa amin naman po, sa company namin, you're free to do what you want. Ah, pwede ka tumayo. Yun lang ho, ako medyo, hindi ho ako mahilig gumalaw. So, alam ko na kung bakit ayaw mo masyado tumayo. Bakit po? Nabibigat ang kawalit. Madalas po, hindi minsan. Oo, pero may mga exercises ka bang ginagawa habang halimbawa wala ka nare-receive na calls o talagang tuloy-tuloy yung pagtanggap kaya hindi ka na halos makaalis dun sa inuupuan mo? Yung sa work ko ngayon, hindi siya ganun kasunod-sunod yung calls. Pero kasi in between interviews na kinakonduct ko, I take note of candidate profile. So, kung hindi ako nakayoko to write down notes, So may mga exercises ka bang ginagawa para medyo maibsan yung pain na nararamdaman? Well, ang exercise ko lang mostly is yung typing on the keyboard. Yun lang yung nagagawa ko while so yung stretching hindi mo diba? Ginagawa yun? Parang pinakatayo ko na yung pagkilos ko eh. Mga lunch break. Ay lang! Bakit lang ayaw mo magtatayo? Hindi naman po sa ayaw. Pero parang hindi ko lang siya nakasanayan. Siguro nasanay ako dun sa 9 years ko sa previous call centers na you have to take in 40 to 50 calls a day talagang ang itatayo mo lang 3 minutes para mag CR break, yung mga ganun. Or yung 15 minutes sasagarin mo for lunch or whatever. Ano ba, Doc? May mga exercise ba? Ano mga simpleng exercise na pwede mong gawin? Okay, sa low back pain, talagang tumayo ka. Tumayo talaga. O gumalaw ka ng iba. I mean, kailangan mo rin ma-relieve. So it really, hindi lang kasi kung nakaupo ka pa rin, nandun pa rin yung mga muscles na, sabi ko, nagko-contract, you have to stand. Kami nga, tayo sa trabaho natin, di ba minsan po mga coverage mo, out of town, malayo-layo, pagbabamot, medyo matagal-tagal yung biyama, sakit mo sa... Yun. Kaya nga, may mga stops, yung frequent stops. Di ba, pupunta tayo, dadaan muna tayo sandali sa gasolinahan, magunat-unat lang talaga, stretch, it will help po, makakatalagin mo yun. Kasi, yun nga, it will relieve the muscles that have been contracting for the longest time. Kasi ang posture mo hindi gumagalaw. Oo nga. So that will cause the pain. Okay. Ano yung magiging bantahon nito sa kalusugan? Yung may malalang sakit ba na pwede kang makuha because of
medyo lagi kang nakaupo? And ang ano lang naman dyan would really be later on that low back pain may if there will be other problems or if there are other back problems na ma-aggravate, it can cause other more serious pero more of the joint problems din yan ng back. Mm-hmm. But it really what we're just saying is kung yan lang naman di tumayo-tayo ka naman. Kumalaw, I mean do assume a different position for a while. Mm-hmm. That it will, so that you can relieve it and then go back to sitting again. Kaya nga yung sinasabi namin, and hindi lang, hindi ibig sabihin nung titigil ka sa trabaho. Mm-mm. You can do other types of work. Mm-mm. After sitting, yun na nga sinasabi ni Lord, pwede ka naman din tumayo, pwede ka. At saka yung sinasabi niya, there's another, ano, yung kung nakatungo ka rin ng matagal, yung sinasabi mo, then you have another type of joint pain, yung neck shoulder pain din naman. Kasi nakatungo. Oo, kung ano yung position na matagal. Yung matagal din yung nagte-text. Diba? Nakakasakit din yun ng ano, ng, diba Lord? Hindi yung willing mag-text. Hindi, pero ikaw. So, yung mga naririnig mo kay Doc? Medyo po. Yung, lalo na yung parang neck strain. After ko mag-notes, mga 15 minutes na, medyo mag-crack na ako. Tapos yung iba, pinapalagutok na ganun, Doc? Ano yung dito? Depende naman. Pero yung ano naman, it will not... kung sa sarili mo, hindi mo naman pupwersahin yan na talagang makakasama sa'yo. Gaganon-ganon. Asa masama yung sa masahi eh, no? Depende. Kung gaano kabigat, gaano yung force. Ay? Na. Pero kung yung normal lang naman, na hindi naman nalalayo sa usual na position, wala naman problema. Okay. Pero kung masakit na, ay sabihin nyo din naman, kasi may mga ganon nga. Dok, yung sinasabi po sa pag-aaral ng Kansas State University and Western Sydney sa Australia, kaakibat daw ng mahabang pag-upo yung ilang chronic diseases like cancer, diabetes, heart disease, high blood pressure. Sa pag-aaral po yun, direkta po bang makukuha yon o meron ka ng ibang sakit kaya mo parang iniuugnay alam mo, sa chronic diseases? Malamang may kadahilanan na yun na iba. Mm. Yung kauupo, hindi ka nag-exercise. Yeah. That is a sedentary lifestyle. Okay. So then when you have a sedentary lifestyle, you're not doing any exercise. Then nandun na papasok yung mga heart disease. Kasi exercise when we do exercises, syempre it's good for the heart. It's good that blood is pumped. Our weight is controlled, and if we take in, kasi ano na rin yung to help relieve the diet. If you have bad diet, the exercise will burn the fat. But if you have bad diet, you keep on sitting down and not doing anything, and nagpa-follow na rin yun. Then that's the lifestyle-related diseases that will lead to high blood pressure, heart disease, because you are not doing. Ang inaandon eh, you are in a position, a sedentary position, and not doing any exercise to answer or to relieve what other risks that you have already in the body. Dapat yung mga call center agent po, gaya ni Lord, puyat-puya mga yan, di ba? Usually, gabi ang trabaho niya. Pwede bang after work, mag-exercise sila? O kailan yung tamang oras para mag-exercise sila? Para naman talagang hindi totally wala. Alam mo, mga kumpanya, lalo na may mga call centers, may mga gym yan na in-encourage talaga sila mag-exercise. Pwede yun after work? After work. Pwede rin eh? Oo. Hindi yung sila mag-collapse? Lahat na alam nyo, pero ang ano importante din dito, dapat na naki-clear kayo for doing any exercise. Magpaano muna? Any strenuous activities, no? Yung mga physical activities. Yes. That is ano. Yung gym nyo meron? Yung ano meron nyo? Meron ba kayong gym? Wala po kaming sariling gym, pero yung operations manager namin, she's proposing yung parang 15 minute or 5 minute na stretching. In-encourage kayo? In-encourage. Parang pag, halimbawa, wala masyadong ginagawa yung isang group, sila magli-lead, magfa-facilitate to have others join. Ano yata yan? Doon kayong mga ganyan, mga call center, yung ano niya, pagka-break, Yossi break, tawag. Oo nga. Yan yung, kaya nga, in-encourage namin, ang Department of Labor has been working with the call centers, yung BPAP, yung Business Process Association, and they're recommending that they provide itong mga exercises and sabi nga may isang call center na imbes na mag-USC break
amano bang mag-jumping rope na lang daw. At saka, so that, you know, that keeps them awake and that's an exercise. So sabi nga namin, may mga interventions na rin na ginagawa ngayon para hindi mag-yossi. At least yung coffee, okay-okay lang. Pero yossi, puyat ka na nga, hindi ka na nga nag-exercise, nag-yossi ka pa, eh, di ba? Oo. Pero kasi, gaano ba, Lord, ka feasible yung ganun na, halimbawa, ipapatupad yung instead of yossi, eh, mag-stretching-stretching ka or rope. Jumping rope yung gawin mo. Kasi, syempre, hindi nyo po matatanggal sa ibang mga tao na talagang ang break nila, ilalaan talaga nila sa pag-iwasin. Hindi lang po yun eh. Kasi yung nature ng trabaho, minsan, pag halimbawa, customer service ka, in a nutshell, hindi naman po sa lahat ng kumpanya, in a nutshell, ang papel mo itagitanggap ng negative emotions ng kausap mo. So, after 2 hours, na dire-diretsong ganon, people who smoke, they can't help but want to grab a stick of cigarette para ilabas naman nila yung tension nila. Pero alam nyo ba na kapag nag-exercise, nakaka-relieve talaga ng stress? Alam nyo ba na pag kayo'y nag-yoyo? Alam nyo ba? Pag nag-zumba ka halimbawa. At alam nyo rin ba na pag yosi kayo, lalong napapasama ang inyong kalusugan? Susubukan ko po yan. Kasi ang exercise ko, ano, weights eh. Kaliwat kanan. Akala ko naman, weights. Kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Gala ka naman ng ano, dumbbell. Yung talagang tunay na pang-weights. Pero sa mga kasamahan mo ba, may nakikita ka na talagang yung mga 15-minute break nila, ina-allot nila for stretching, ganyan, for ano, exercises, na kahit mga minor lang, ganyan-ganyan lang. Hindi ko talaga. Wala pa ako nakikita na during their break time, no? Pero yung mga tipong pagkatapos ng call, lalo na pag hindi very smooth yung flow ng call, parang they take a deep breath, tapos medyo mag-uunat-unat sila, sabay labas ng kung ano mang hinainin nila. Pag umiinit ang ulo nila doon sa kausapan, ay nako, ikaw nga, yosi tayo. Ganun yan, di ba? Yosi tayo. Ma'am, yung pakikipag-ugnayan nyo po sa BPAP, for example, kasi isa lang yan sa mga grupo na talagang madalas nakaupo, no, sa pagtatrabaho. How soon po kaya pwedeng ma-implement yung mga ganong mga yung mga programa? Actually, meron ng, ano, there are some call centers that have been doing this. Yung nagkwento ko sa'yo, yung jumping rope, isang call center na yung gumagawa. And then, there are other, ano, they have been promoting other interventions nga. So that, kasi, hindi lang naman call center yung lifestyle-related diseases. Kaya itong ginagawa rin, if you notice sa DOH, yan yung mga programang, yung talagang fino-focus nila. So that we eat healthy. We have regular exercises. Tapos meron nga silang tinatawag na some breaks in between so that you can do certain exercises. Sabagay, kailangan lang naman nila dito, Doc, mag-alat ng space, ano, for that. Kanya-kanya na kayong dala ng lubid. Or else, may maski sa small space na yan. Stretching, bending for some minutes. That is already, i-accumulate naman yan through the day. Pero Doc, apart from BPAP, no, ano pa po yung mga ibang mga organisasyon na kinakausap ng inyong grupo para talagang matulungan din sila? Kasi hindi lang naman yung mga call centers sa madalas nakaupo. Ang daming mga office workers, no? Yes, that's true. We have been working together with the Employers Confederation of the Philippines. Sa ECOP po. Sa ECOP, yes. And then, lately, we also have started contacts with yung PMAP, the People's Management Association of the Philippines. So that we can go into itong mga tinatawag na interventions for lifestyle-related diseases. Yes, Kasi, actually, yan yung sa mga statistics, may survey kasi na ginawa ang DOLE and among yung non-agricultural establishments of 20 or more workers, nangunguna ang dun sa sakit ang work-related musculoskeletal. Ibig sabihin, sakit ng kasukasuan. Ang susunod doon ay high blood, hypertension. Kasi hindi yun eh, pagka-sedentary lifestyle kayo, di ba? Tapos siguro, it's about time nga na may mga ganyan programa kasi ang dami na natin mga call center, ano dito, di ba? Agents. Agents. Tsaka isipin na lang nila na yung masyadong matagal na pag-upo, nakakalaki masyado yan ng mga balakang. Oo, kasi nga nila. Ay, iba naman. Siyempre, yung walang balakang, gusto nila lumaki yung balakang nila. Naka-Lord, ha? Magpasimula ka na sa inyo. Ay, sa ano po, sa office naman namin, although yung physical exertion, inuumpisahan pa lang. Pero yung, ano po, yung company ko at least, meron silang proposition to provide yung healthy meals, like vegetarian lifestyle, they provide for the employees naman po. And that's something na I was able to take advantage. Kaya mo ba mag-jumping rope?
baka ho mag-intensity 8 eh. Joke lang. Kasi, ano yung pilido nito si, ano, si Lord, ano? Salamat po, Doc. Yes. Si Lord. Okay. Hinderberg. Ikaw ba yung taga-Germany? Javier at Doktora Kukweko para sa pakikipagkapihan at kwentuhan niyo sa amin ngayong umaga. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Lord.